Mas madali na raw mahuhuli ka ang mga pasaway na motorista sa tulong ng mga bagong kabit na CCTV camera sa ilang kalsada sa Makati Central Business District. Mula sa Makati City, may ulat on the spot si Steve Dairisan. Steve! Rafi, andito tayo ngayon sa kabubukas-bukas pa lamang na Traffic Management Center ng Makati Central Business District. Alam mo, Rafi, isa talaga sa problema dito sa lungsod ng Makati, yung traffic. Dahil, alam mo, 600,000 na mga sasakyan ang dumadaan dito kada araw. Kaya yung dami ng volume ng mga sasakyan na yan, yan yung isa sa dahilan kapag nagta-traffic. Eh, nakakabawa, syempre, dun sa kita ng mga nagnenegosyo dito. Ngayon, malaking tulong itong bagong kabit na 10 CCTV camera dito naman sa 10 major intersections ano, ng Makati. Ayan, makikita ninyo, nakakabit na yan. May pwesto ito, iba-iba yung kanilang pwesto. 35 yung intersections dito, pero 10 lang muna yung kanilang kinabitan para sa first phase. Kaya ayan, makikita ninyo, yung bagong technology nila na gamit ngayon, Rafi, ay 36 times yung zooming capability. Kanina ipinakita sa atin nung mga nagko-control dito na maging yung plate number ng mga sasakyan ay malinaw na malinaw mong makikita. Pati yung kanina may mga napunan pa sila, Rafi, ano, na nagtete dun sa loob ng mga sasakyan habang nagdadrive. At ito, kapanemin natin yung isa sa mga nag-ooperate nitong mga CCTV camera na ito. Si Mark, pakita nyo nga sa amin kanina, meron kayong mga nakunan na mga nagte-text. Tapos, ano ho ba yung pinaka-feature nitong CCTV camera na ito? Yeah, kanina po, mag-zoom in po tayo ng mga CCTV cameras po. Please look at the ano po screen po doon. Example po yung Ayala EDSA po. That one Ayala EDSA. I-view po natin yung zooming capability niya. Wait lang po. Okay. So ayan. Wait lang po. Ito medyo yung mga intersection na yan, Rafi, pila-pila kasi yung mga sasakyan diyan eh. Kaya ngayon sa gamit CCTV camera ay namamando na rin nila no yung flow ng traffic diyan kasi nakikita niyo na kumbaga yung inyong mga traffic enforcer na andun pa rin sa mga intersection pero kumbaga dito pwede niyo na silang radyohan para dun sa yes po we can efficiently ma-disperse po namin sila kung saan po sila pinakakailangan yes po pinakano po kailangan yeah. Kasi po before kasi nag-iikot-ikot lang po sila, naghahanap sila ng ano ng kuan problem na ano areas. Opo, but oh. So ngayon yun. Po we can efficiently tell them kung where are those ano po areas po. Mm-hmm. Tapos ito makakatulong din ng malaki, Rafi, sa syempre doon sa usapin ng seguridad kasi ito nga gaya ng nabanggit ko sa iyo kanina, pwedeng mag-zoom in yung mga kanilang traffic camera, medyo malayo yung pwesto pero dahil nga 36 times yung zooming capability nito, malinaw na makikita. Ito yung tinatawag nila naman na quick net, Rafi. Dito sa quick net na ito, makikita yung mga intersection. Halimbawa ito yung Makati Avenue at ito yung Ayala Avenue. Yung mga green na arrows na yan na makikita mo, yan yung indicator ng flow ng traffic. Bawat lane dito sa bahagi ito, sa Makati Avenue at Ayala Avenue, ay meron ng sensor. Kaya yung volume ng mga sasakyan, halimbawa kung ito ay naka-green, ayan, tatakbo yung mga sasakyan dyan. Kung volume, kung i-extend pa niya ng another 3 seconds, tapos kung mas marami pa yung mga sasakyan, i-extend pa niya ulit for another 3 seconds. Ibig sabihin, ang pagmamando ng traffic ngayon ay depende na sa volume ng mga sasakyan, yung mga traffic signals kasi kadalasang problema yan na kahit naka-green na pero kukunti naman yung mga sasakyan na uubos. So ngayon, nakadepende na yan sa mga sensor na daraanan ng mga sasakyan. 100 million pesos, Rafi, yung ginasta ng Makati para dito sa pagpapayo nitong kanilang traffic signalization, gayon din yung kanilang mga CCTV camera. Ito ay phase 1 pa lamang at meron pa silang phase 2 hanggang phase 3 at aabutin daw yan hanggang 300 million pesos. Pero sulit naman daw yan dahil malaking nga may tutulong, kumbaga makakabawas ng malaki kapag naresolba o nabawasan man lang kahit papaano yung problema sa traffic. Rafi. Maraming salamat, Steve Dailisan.